Mahalagang mensahe ng Ebanghelyo, lalo na ngayong panahon ng pandemya, na nasa tabi lang natin ng Diyos tuwi na. Ito ang katotohanang binibigyang diin ng mabuting balita ngayong ika-14 na linggo sa karaniwang panahon. Hinihimok ng Panginoon ang lahat sa pagpapakumbaba. Pinupuri kita, Amang Panginoon ng langit at lupa, sapagkat itinago mo ang mga bagay na ito sa matatalino at marurunong, at ipinamulat mo naman sa mga karaniwang tao. Binigyang papuri na Yesus, hindi lamang ang Ama, kundi ang mga paborito nitong anak, ang mga mapagpakumbaba at payak. Sa mga mahinhin, isinisiwalat ng Panginoon ang kanyang sarili. Sa mga dukha, ibinubulong ng Diyos ang kanyang mga sekreto. Bukas ang puso ng puon sa lahat ng kanyang nilalang, lalo na sa mga simple at busilak ang kalooban. Hindi lamang ang mga matatalino at sikat ang may kakayahang makilala ng lubusan ang Diyos, kundi masigit ang mga maliliit at mababa. Sa totoo, walang sino man ang makapagmamalaki sa harap ng Diyos. Lahat ng kung ano at kung anong mayroon tayo ay galing sa Kanya. Tunay na dakila sa mga tuwid ang mga nabubuhay at nagsasabing wala silang inaasahan kundi ang kabutihang loob ng puon. Sa Ebanghelyo, inaanyayahan ni Jesus ang lahat na lumapit sa Kanya upang makinabang sa Kanyang malapit na pakikipag-ugnayan sa Ama. Iniimbitahan ng Panginoon ang tanan, gaano man kahirap, anuman ang nagawang kasalanan. Nawa alisin natin ang takot lumapit sa Panginoon, lalo na sa panahon ngayon ng higit na pangangailangan, kawalan ng direksyon, kahinaan at pangangapa. Nasa piling pa rin natin ang Diyos kahit na sa krisis. Hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Narito sa wakas ang payo ng simbahan. Come to Jesus, no matter how poor or lowly you are. If you do not find God, it is not because He is unreachable, but because you do not respond to His invitation. Yet, there is always a place in His heart.